the last one tatali is Alexi May Brooks. Bakit hindi mananalo ng corona? Because of because she's different. The being different might be an advantage, or being different might be her disadvantage. Yun lang. She is complete package. She is perfect. Stage presence, lakad, English, backstory, kompleto lahat, Ricados. Talagang darling of the press and everything. So, ang problema lang, she is different. She's androgynous. It may be her advantage or disadvantage. So, depende sa panlasa ng judge at depende sa plano ni Shamsi and Mami Jonas. Yun lang yun. Pwede na siyang ipadala. She's gonna be a good representation for the Philippines. But the only problem is, she's different. Diba? As I always say, one of these days, mag-iisip tayo magpadala ng Black Barbie, and this is the time. Pag hindi niyo pa ito pinapanalo, si Alexi Brooks, wala na kayo makukuha ng ganito. She is the Black Catriona. Believe it or not. She is a Black Catriona. Isa pa, winnable siya kasi she's an athlete. Marunong siyang lumaban. Athletes, they practice and practice so many years, like the Olympics, just for one moment. At yun, one moment of time, 4 years ka nag-practice. Kaya nandun yung galit, gutom, at gigil. Yun ang kailangan natin. Gigil. Yun ang kailangan natin. So, pag pinadala siya, she's good to win. Pag the international naman, hindi siya madidihado because there are black girls, white girls, brown girls. So, sa international, iba na ang tingin kay Alexi. Tingin sa kanya is Philippine representative. Hindi na black girl from the Philippines. Ngayon, ang problema sa Filipinos, basically, galit, hindi naman sa galit, they look down on colored girls. They have to be open-minded. So, yeah, it's either Atisa, maybe, or Alexi. So, ang mabibigay ko lang na message sa Miss Universe organization, if you plan someday to have a Black Barbie representation for para maiba lang, or this is the time. Ito na yon. Because after this, hindi ko alam kung magkakaroon pa tayo ng another Black Barbie na Catriona level. This is Catriona level. Grabe. Catriona level ito. So, yung mga fans ni Alexis, pumunta na kayo sa channel ko at mag-subscribe. Talagang binibida ko ng contestant. Yun ang aking... That's yun. Why kung bakit hindi siya mananalo. Mm. Ayon kay Mr. Tony Lemon. Because of the... of her being different. Ayon. Sana naging positive kayo sa pagtanggap, ha? Sana sa positive kayo sa pagtanggap kung ano yung mga pinagsasabi namin ni Sir Tony Lemon, kung ano yung kung bakit hindi sila kukoronahang Miss Universe Philippines, ha? Baka kung ano-ano namin yung mga kakitira ng utak ng pinagsasabi ninyo sa comment section. Diba? Kasi sa nilalait ang kulay niya. Sinasabi nila she's different. She is winnable. Pag pinadala mo, mataas makukuha niya. But the problem is yung organization natin at yung ating public perception as Filipinos na lagi tayong kailangan nakagluta. Yeah. Hindi natin na-appreciate. Exactly. Hindi natin na-appreciate ang kulay ni Gazo. Tama. Ang kulay ko na brownie. Yes. Brownie Pinoy. Yes, brownie Pinoy. Oh, yun. That's my last word for Alexa. At sana mag- winnable and complete. Mm-mm. At sana sa mga manonood dyan ng bonggang-bongga at mga team replay, huwag kayong mag-comment dyan na why Alexi Brooks, ano ba yung tamang question, should not win Miss Universe Philippines. Negative she yung natanong, pero pag sinagot mo naman with substance and constructive, why she will not win Miss Universe Philippines. Why she will not win? Maybe. Mm. Maybe lang naman yan. Maybe lang or, naman. Et, gawin na lang natin what going to be her weakness. Yan. Not to win. Mm-hmm. Her weakness not to win. Yung weakness niya. Yon. Kasi wala, ang sabi ko nga kanina, walang perfect na contest.
contestant dito. Dahil kung may perfect na contestant dito, hindi na lang pa-contest. Siya na lang ang ipadala. Kaya nandiyan ako ng May 22. Gusto kong makita ang bar na gulan. Gusto kong magsisisigaw ako doon. Magbabato ko ng mga water bottles. At pag hindi siya nanalo, magbabasag ako. Aray ko, nakakaloka. Oo. Oh. At ngayon, pag-uusapan natin yung isa sa top 5 mo. Last but not the least, Alexi Brooks, Iloilo City. Bakit matatalo? Wala eh. Wala akong masabi. Wala talaga. Pero meron akong masasabi. Pero kung lalaro-laruin natin to, let's say, masasabi ko na lang, mamemekus-mekus. Pero wala akong makita eh. Wala akong makita na pwedeng maging dahilan na pagkatalo niya. Kasi okay naman siya maglakad, maganda naman siya, matalino. Diba? Ang ganda ng katawan. Okay naman yung styling niya. Eh, juicy ka pa ba? Diba? Hindi naman sa pagiging bias ah. Kasi to be honest, kita mo nga si Zed, number one niya, si Iloilo din. Diba? Si Adam, ang number one niya. Si Iloilo din. Kumbaga, kasi yung ibang mga tao, kaya hindi nila na nagiging number one si Iloilo, si Atisa Manalo, kasi may kanya-kanya silang manok. Pero ako, to be honest, hindi ako nagiging bias. Kasi nakikita ko talaga si Iloilo. O, kung hindi naman complete package si Iloilo, ba't ko naman siya ilalagay sa highest rank? Diba? Kasi ang nakikita ko talaga kay Alexi Brooks, siya talaga yung ano, yung masasabi natin na baguhan, pero very high caliber. Kung iisipin nyo, mas mataas pa nga siya dun sa mga, ano eh, returnees eh. Diba? Correct. Sa mga, correct. Ano, yung kalibre niya, parang hindi mo masabing newbies. Kumbaga yung kalibre niya, parang kung ikukumpara mo dun sa returned beauty queens or ano ba yung meron pang binanggit doon, yung mga high caliber na may mga well experienced, na parang naiisip mo siya talaga eh, na pwede mo siyang ihanay dun sa mga nagbabalik na queen na may mga napatunayan na sila, Christy McGarry, Atisa Manalo, ganyan. Pero overall wise, I mean, everything, in all aspect, ang hirap niyang hanapan ng dahilan para mapapagsak. Tingin ko pag ano, oo, feeling ko ano lang, kung mamemekos-mekos yung lola niyo. Yun lang ang nakikita ko talaga. Ako naman, kasi yung pasarela, oh, okay, go. Ako naman yung nakikita ko is kung hindi talaga siya bet ng organization. Kasi yun na, mamemekos-mekos nga, pinaganda mo lang paklak. Lahat naman ang aspeto na meron si Alexi, pwedeng i-train, pwedeng dagdagan. Yung pasarela niya, pwedeng lambutan niya. Yung pasarela, napakadali na niya, di ba? Maganda naman siya maglakad, ganyan. Yung styling. Organization, mamemekos-mekos. Yung styling niya, magagawa niya ng paraan. Sa dami ng stylist dito sa ano, yung wardrobe, magagalawa ng paraan. Yung utak, hindi magagawa ng paraan yan, to be honest. Ang iniisip ko, baka hindi siya bet ng judges or hindi siya bet ng organization. That's why kung bakit matatalo si Alexi. Ayun naman yung akin. Yun din. Prangkahan lang. Kasi di ba yung tulad nga ng sinasabi ko, no? Yung mga nakaupo doon sa organization, for sure, meron pa rin yung mga hugot. Meron pa rin yung mga dahilan para mag-decide sila kung sino yung bet nila. Siyempre, alam nila kung sino yung gusto nilang ipadala, di ba? Ipapadala. Eh kung ganun nga, kung mamemekos-mekos yun, eh ayun. Kung hindi siya bet ng organization, eh hindi talaga. Wala. Pero para sa akin, complete package para sa akin, wala nang iba kundi si Alexi Brooks. At saka depende rin kung mag-perform si Alexi doon sa finals. Minsan kasi, ang galing-galing ng kandidata pero nag-underwhelming yung performance. Na may napansin ka niyan. Minsan, ang galing-galing ng kandidata na ito, tapos pagdating sa Miss Universe, parang, huh?
underwhelming yung performance. Parang hindi siya nag-perform. May mga ganun din. Kaya nga sabi ko sa inyo, kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, pag hindi yung topic yung kandidata nyo sa aming live or vlog, huwag kayo magtampo. Kasi iba-iba yan every day, every minute, every hour. Nag-iiba yung ranking ng mga kandidata. Kasi, or that means to say, ito lang talaga yung topic na nakuha namin sa source namin. Wala namang pasabog masyado yung kandidata nyo ngayong araw na to. Kaya, syempre, as a pageant vlogger, gusto namin ma-update kayo sa mundo ng pageantry. Pero nagkakataon lang talaga yung mga source namin, yun talaga yung mga lumalabas kahit na anong mga pages yung pupuntahan namin. Sila lang talaga kasi ito lang yung may pasabog ngayong araw na ito. So huwag kayo magtatampo kasi everyday nababago yan. Pwedeng yun nga sinasabi mo, malay mo pagdating ng finals, hindi naman pala pasabog yung dating ni Alexi Brooks na panghinaan ng loob. Eh ayun na, doon ang talaga magkakatalo doon. So, parang si Rabia. Oo, kaya lang natin na expect tayo. Oo, kaya lang natin laging nahahighlight si Alexi Brooks, si Atisa Manalo, at saka yung mga ibang kandidata, sila Chrissy McCary, kasi sila talaga yung may ganap. Meron talaga silang ganap, parang from time to time, ganyan. Kasi meron mga nagsasabi. Oo, meron mga nagsasabi, ba't puro sila yung hinahype nyo, hindi lang naman sila yung kandidata. Paano naman namin, hindi naman hinahype, no, yung topic. Paano naman namin ito topic yung ibang kandidata? Wala nga kami makita ni Anino sa mga ano nila, sa mga pasabog nila, di ba? Alam nga bang gumawa kami ng ano, ng istorya. Ito pa, paano namin i-hype yung isang kandidata? I mean, message nga namin, hindi nagre-reply since so. Isa pa yan. Isa pa yan hanggang ngayon nga si... Kakakabobo. Hanggang ngayon nga, si Miss Universe Philippines Zambales hindi pa nagre-reply sa akin. Ayun, tagal-tagal na, 2 linggo na yung message ko sa kanya. Bago pa man siya i-ano, pagkatapos pa man niyang, anong tawag dito, in-appoint, nagkaroon ng sashing ceremony, message ko, hindi na nag-reply. Diba? Pero siguro nga, so, busy sila. Huwag kayong magreklamo kung hindi namin siya tinatapik. Pagkano mag tinatapik, nagtatanong tayo doon ng personal sa kanya with professional eksena. Sin zone. So paano siya itatapik? Or what? Eh, hindi natin alam kung paano siya ipopromote. Paano natin siya pag-usapan. Itong kandidata mismo, walang pakialam doon sa mga messages namin. So, bahala kayo sa buhay niyo. Kung ayaw yung manalo, di huwag. Bakit? Kayo ba ang kabawasan? At saka mga Bex, hindi naman kami binabayaran ng ano no, ng kandidata. Hindi kami binabayaran. Correct. Para ano. Para correct. I-hype sila. Kusang loob namin yan. Mm-mm. Yes. At wala kaming ano ba tawag dito? Wala kaming mga eksena dito pakiusap ni kaibigan. O i-hype nyo naman si ganito. Walang ganun, be. Kusang loob lang yun. So, dapat nga magpasalamat pa sila sa amin. O, diba? Kasi nga, wala silang ginastos na isang singkong duling, mapag-usapan lang yung name nila. Tapos kayo nagagalit sa amin pag hindi na pinag-usapan yung idols nyo. Bakit? Nung tinanong ko sila, Kuya Gaba sa kanila, hindi sila nagre-reply. So bakit ko sila pag-uusapan? Ano lang yun? Bahala sila sa buhay nila. Pero when it comes sa mga photos na yan, mga headshot challenge na yan, pag-uusapan kasi nandun silang lahat. Pag-uusapan talaga. But, maggagawa ako ng special vlog para sa kanya. Ha? Utot niyang blue. Walang ganon. Sad bike. <Ayan. laughs>